Hey mga bro, so tatandaan nyo ba? Ito pong si Thomas Robinson. Ito po yung dating import ng NLEX Road Warriors. Nung last year's Commissioner's Cup mga kabro, siya lang naman yung nagpahirap sa lahat ng mga koponan dito sa PBA. Dahil syempre, former NBA player to at 5 years itong nag-NBA. From Sacramento Kings up to 2016 to 2017 NBA season, dito sa Los Angeles Lakers mga kabrods. Ang height na ito, 6'10" mga kabrods. Pasok na pasok sa ating next season sa Commissioner's Cup. Dahil yun nga, tayo ay wala ng import height limit mga kabrods. Tapos, one import rule lang tayo, isang import lang. At meron pa tayong guest team na Hong Kong Eastern mga kabrods, kung saan mapapalaban talaga lahat ng mga koponan dito sa PBA. Kaya ito pong SMB ngayon, dami na itong gustong kunin mga kabrods. Pati nga si Dwight Howard gusto na rin kunin dito po sa ating Commissioner's Cup na height ng 6'10". Yan talagang mga kailangan ng SMB sa Commissioner's Cup mga kabrods. Siyempre, sayang din naman yung no import height limit kung di naman naman yon gagamitin mga kabrods. Kaya ito pong SMB gustong kunin, ito pong si Thomas Robinson. Nung nandito kasi yan mga kabrods sa NLEX last year, ay talaga nakitaan nila na potential ito pong si Thomas Robinson mga kabrods. Syempre, alam naman natin pag ang SMB magaling ito sa mga scouting reports pagdating sa mga import mga kabrods. Pero dito nga kay Thomas Robinson, dito nahirapan si Jun Marfado mga kabrods. Kaya ito yung gustong kunin ng SMB. Syempre grabe rin ang mga skill set nito. Ang galing bulumangka, tapos matigas pa mga kabrods, ang lapid pa ng katawan, former NBA player, legit NBA player pa. Ang ganda rin ng footwork sa ilalim. Sa depensa, maaasahan mo pa. Kaya ang mga kabrods, sabi nila kung malaking import yung kukunin ng SMB, masasapawan si Jun Marfado. Pero hindi naman mangyayari yun dahil mas maganda nga kung si Jun Marfado ang galing sa poste, tapos may mas magaling pa sa kanya sa ilalim. E di mas lalo ng malakas ang SMB kung ganun, diba mga kabrods? As of now kasi, focus ngayon ng SMB sa semifinals against Hinebra ngayong Governors Cup 2024. Kaya after nyan, ang dami ng mga listahang import na gusto nilang kunin mga kabrods next season. Kaya ito, si Thomas Robinson isa na ito, pati si Dwight Howard mga kabrods. Sa ngayon, kasalukuyang naglalaro sa Homenetman Beirut, Lebanon, ito pong si Thomas Robinson mga kabrods. Alam naman natin, ilang buwan pang preparation para sa Commissioner's Cup mga kabrods. Kaya ito pong kontrata niya sa Lebanon, may expire na rin yan ngayong taon mga kabrods. Kaya malapit na at inaabangan ito ng SMB mga kabrods. Di rin naman basta-basta, ito pong si Thomas Robinson. At isa pa dito yung lineup ng SMB, gustong i-rebuild nila next season. Kumbaga, magiging batang players na yung SMB mga kabrods. Tapos yung mga ibang veterano nito na may edad na, ay iti-trade na rin mga kabrods. Kaya ito pong SMB, aabangan natin ito. Lalong-lalo na ngayong semifinals round against Barangay Nabra San Miguel sa best of 7 series nila, ay aabangan din natin yon mga kabrods. At balibalita rin, gusto nilang ibalik ito pong si Terrence Jones sa PBA. Pero sa SMB naman, at yan ang isa sa mga kukunin ngayon ng SMB next season sa Commissioner's Cup mga kabrods. At alam naman natin, halos lahat ng mga SMC group ang gaganda ng mga import niyan. Kaya di na tayo magugulat kung mga legit NBA or former NBA player all-star ang makukuha nila mga kabrods, lalong-lalo na ay meron pang guest team next season. Kaya napaka-exciting ng Commissioner's Cup na naman natin mga kabrods. Kaya komenta mo lang opinion mo dito mga brods, Thomas Robinson dito po sa SMB as their new import mga kabrods. This video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito mga brods at kumikita na rin ako dito, kaya isi-share ko ito sa inyo kung saan ito pang 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong koponan, mapa PBA, NBA at kahit anong sports mga brods. At saktong-sakto, finals na tayo mga brods, Ginebra versus TNT Tropang Giga. O kaya nga, para makukuha mo yan, gamitin ang promo code na 1x Overrated. Get up to 5,000 deposit bonus mga kabrods. And yung link ay nandyan sa pin comment section sa iba pa. Ito na nga, meeting na this week mga kabrods ng SMC and ng kampo ni Jetro Rosario mga kabrods. At yun nga, sinasabi na nga natin na ito pong meeting na to ang isa sa pinaka-inaabangan talaga ng lahat, dahil ito pong si Jetro Rosario ay hindi nga pa nakakapili ng mga offers ng TNT, Blackwater, and Converge Fiber Extras. Lahat ng yon
Parang inayawan yun ni Troy, mga broads. Pero nakahold lang yun, hindi naman niya tinanggihan yun, mga kabroads. Dahil ang pinakainihintay niya, ito pang offer ng SMC Bosses, mga kabroads. So ito na nga, sinasabi nila na mapapakagat na talaga, mga kabroads. Ito pong si Troy Rosario dito po sa mga offer ng Hinebra at ng SMB. Pero yun nga, hinahatak at napapalihis ang offer dahil ito pong SMB gusto rin pala ito pong si Jet Roy, mga kabroads. Pero ayon din sa mga reports natin na kaya pala hindi kinagat ni Troy Rosario yung offer ng Blackwater, Converge at TNT Tropang Giga dahil mas kakagat siya dito, mga kabroads, sa offer ng Barangay Hinebra San Miguel. Yes, alam natin pwede siya at posible siyang mapunta sa SMB dahil syempre sa SMB hindi na siya mahirapan, nagaganda ng mga wings doon, ang lalakas, tapos hindi pa injury prone. Tapos ito doon naman sa Barangay Hinebra San Miguel, mga prone na sa injury like Go, Malonzo and Gray. Pero ang habol kasi dito ni Jet Roy, yung championship and yung crowd favorite dito sa PBA. Dahil yun nga, sabi nila, pag naglaro ka sa Hinebra, dadami ang fanbase mo, tapos ang sarap pa maglaro kapag yung crowd ay kumakampi sa'yo, mga kabroads, yung sinisigawan kang Hinebra. Diba, mga kabroads, napakasarap nun sa feeling. Kaya ito pong si Jet Roy Rosario ay syempre pipiliin na niya yung championship contender, tapos crowd favorite pa, tapos mga broads, ang taas pa ng sahod. Kaya halos lahat naman ng mga players dito sa PBA ay gustong gusto na makapunta sa Barangay Hinebra San Miguel dahil di hamak naman na lahat ay ito yung every player's dream, ang Barangay Hinebra San Miguel, mga kabroads. Kaya ito pong si Troy Rosario sa kanyang pag-meeting dito kay na Boss Al Francis Chua, sa mga managers, sa mga coaching staff ng SMC Bosses, lalong-lalo na yung mga head coach dyan, eh mga kabroads, ang pinakamalapit talaga ay yung sa Barangay Hinebra San Miguel. At yun nga, sinabi na rin, di ba, ni Mr. Snowbadwa kamakailan lang, mga kabroads, na ang Hinebra ay hinihintay at pinipilit nila na makuha si Jet Roy Rosario. Kaya dun pa lang, ay, alam naman natin, Mr. Snowbadwa na yan, paunti-unti at malapit na yan, mga kabroads. So well, ito pong si Troy Rosario, napakalaking bagay din sa Barangay Hinebra San Miguel, lalong-lalo na yung mga ibang gwardiya dito ay minsan inconsistent, mga bros. Di ba ngayon sa game 1 ng TNT at Hinebra ngayong finals, talo ang Hinebra at umalat yung RJ Barrientos, mga kabroads, tapos natambakan pa ng TNT. So game 1 ng finals natin, nanalo ang TNT, mga kabroads. Dun pa lang, kailangan na talaga ng mga gunners ng Barangay Hinebra San Miguel. Dahil maski sina Scotty and Stephen Holt, umaalat na rin, mga broads. 7 points nga lang si Scotty, tapos 12 points si Holt. So kapag hindi na uminit si Brownlee, wala na silang pagkukunan ng lakas. Maski nga si Rondeolis Jefferson, 19 points lang sa TNT Tropang Giga. Pero ano nangyari, mga broads? Panalo pa rin sila dahil tinulungan siya ng mga local players. So sa Hinebra, kailangan din nila ng tulong dito kay JB. Kaya ito pong si Troy Rosario, eh, malaking tulong ito, mga broads, once na makuha ito ng Hinebra. Kaya hindi natin alam kung pumirma man ito sa Hinebra, kung pwede na siya maglaro sa finals. Mga broads, recta finals na si Jet Roy, pero hindi natin alam kung pwede yan. Kaya komento mo na opinion mo dito, mga broads, ha? Troy Rosario, alam ko malapit na at kakagat na talaga ito sa offer ng Hinebra. Kaya salamat po sa panonood, mga broads. This is Overrated Highlights and Long. I'm out.